TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling nga po umaariba mula po sa Love Radio Manila, ang DJ na may K, Christine Dera. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ po na may T, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Isang po ang dramahan. Isang po ang iyakan. Isang po ang yamutan. Kapag kalaw na na, drama na! Isang hayahan na Tuesday, kapwa na, saan ka man ngayon? I love you. I'll love you. I'll love you. Maal din kita. Kumain ka na ba? Ayun tayo eh. Ngayong Tuesday na ito, bawal ang juicy. Lalo na kung hindi ka naman yummy, just like me. Grabe. Ayun tayo eh. Anyway, maganda ka po kami ni Tanya Chinita. Tama, ngayong wala araw na po ito. Yes. Pero, syempre, mas maganda at gwapo yung mga nilalang na inaabangan nga po ang TLC, the Drama Special Interactive. Involved ka dito. At involved ka na kasi eto na nga po yung quote na pag-uusapan natin for today. Today! Darating din ng araw kung kailan masasabi mong sana hindi na lang kayo nagkakilala. Wow, kakaiba to. Ano yun ngayon? First time ko narinig. Para iba naman. Kasi, di ba, alam na nila yung tono. Darating din ng araw kung kailan masasabi mo hindi na lang sana kayo nagkakilala. Ang sakit-sakit. Ibig sabihin, masasabi lang yan, Mama Christine, ng tao kapag sobrang nasasaktan siya. In short, pag sobrang bitter ka, gano'n. Masarap kaya magmahal, di ba? Minsan kahit nag-break kayo, hindi ka na nagsisisi na minahal mo yung tao. Pero kapag ganyan ang salitaan, matinding sakit ang idinulot sa puso't damdamin at sa buhay mo. Masarap ang may minamahal, pero masakit ang sinasaktan. Alam mo, magdiwang ka. Sinaktan ka na nga. Yes! Oo, magpalechon tayo! Magpapamisa ako, sinaktan ako. Yes! First time! Whatever. Pero alam mo yun, yung mga katagang sasabihin mo na, minahal kita noon, huyo ka ngayon. Minahal kita noon, sinaktan mo ko, ay belat ka pagdating ng panahon. O, diba? Pero eto na nga ha, kabisyo, move on pag may time. Pero kung hindi ka maka-move on, edi hindi. Simple. Eto, makinig ka sa mga words of wisdom ng ating mga kabisyo't kapwa. Yes, kasi kung merong concerns sa'yo, sila yon, joke lang. Wala ka lang naisip, alam mo yan. Para siguro sabi ni Tanya, ba't ko ba nasabi yun? Hindi pala sila. Hindi ganito nga, kasi eto mga kabisyo natin, nakakatuwa, kanina pa tayo nagbabasa, diba? Ikaw sa Yes FM, ako dito sa Love Radio. Nakakatuwa yung mga salitaan ng ating mga kabisyo't kapwa. Talagang may hugot. At yung mga hugot na yon, alam mo na, kung may ikaw... kung ikaw nakikinig, parang oo nga, no? So, simulan na nga po natin ang pagbabasa ng mga komento ng ating mga kabisyo't kapwa, na mga nagko-comment po sa Facebook ng Love Radio or Yes FM Manila. Yes, ang gagawin mo lang, mas maganda mag-VM ka katulad kapon, di ba? Ang saya-saya, ang dami nag-VM, buhos-buhos talaga. Uh-huh. Para talagang nararamdaman namin na kayo ay dyan. So, Yes FM Manila or Love Radio Manila Facebook fan pages. Gamitin mo yung FB Messenger mo, makikita microphone, record na para hayahan. Pwede ka rin magpadala na yung komento sa Twitter, hashtag mo lamang po, TLCTDS Interactive. Ididigta ni Christine Dera ang kanyang Viber number. 0917-841-3951. Viber number ni Tanya Chinita, 0915-28-78-000. Sabi sa ating inbox, hi Mama Tanya, sabi nga po ng kanta ni Maja Salvador. Maja Salvador. Hindi ba Maha Salvador yun? Maja, para iba lagi na lang Maha. Ayan tayo eh. Ba, di ba kanina yung tono mo iba? Oo, gusto mo Tanja Chinita. Tanyang... Huwag ka! Wala. Bakit ganito ang pag-ibig? Puro ng pag-urus at sa... Noon, hindi ko maintindihan. Oo, di ba? Binabaan ko kasi. Akala ko may pabasa. Hindi mo iwasang masaktan. Che! Kasar! Racial and po ito ng Lawa May Kawayan. Thanks. Sabi naman dito sa Facebook ng Love Radio Manila ni Rizalina Pedro, wag naman kasi hindi naman lahat ng pangyayari e pangit. Subukan mong isipin yung mabubuti at magaganda yung pinagsamahan para hindi mo sabihin yan. Pakibate ang anak ko. Happy 17th birthday, Andrea Chanel Pedro. Salamat po, Miss Kay. Happy birthday, Andrea. Happy birthday, Andrea. Sabi ni Ben Rose Love Rose Jack sa Yes FM Manila Facebook. Ang daming love. Oo. Tama po, Miss Tanya. Nasabi ko na ho yan dati sa girlfriend ko, pero alam niyo po,
sa bandang huli, nagsisiho ako kung bakit ko yung nasabi, eh mahal ko pa siya. Sabi naman dito ni Cheryl Benosa Botien, parang ako yan, relate pa more kasi bakit pinatagal pa, umabot pa ng 12 years bago kayo nagkasawaan sa isa't isa at nawala na kayo ng gana sa isa't isa. 12 years! Ang hirap nun makamove on na 12 years! Grabe! Diba, doon ka na nagkaregla sa kanya? Doon mo na na-discover lahat ng mga gusto. Doon ka na pinamukulan eh. Doon mo na na-discover lahat ng mga gusto mong ma-discover. Tapos maghihiwalay din tayo. Ay, nako, wala talagang forever. Sabi ko na nga. Tigil na natin to. Ayan tayo. Tama po yan, mamata niya. Kaso, kaya binigay sa'yo yung tao na yun para sa huli matuto ka na kung may makikilala ka ulit. Bago mo mahalin, dapat mahalin mo muna ang sarili mo para hindi ka masyadong masaktan pag iniwan ka. Pabati po, happy birthday. Happy third monthsary sa amin dalawa ng Nico. Ay! Love you. Third monthsary. Kapag ka umabot na kayo ng mga taon, wala nang monthsary anniversary na lang. Mot-mot na. Sabi naman dito sa Viber, sa pagkakataong dumating na pagsisisihan ang mga nangyari sa nakaraan, wala kang magagawa kundi tanggapin na lang kasi nasaktan ka na at natutunan mo kung paano lumaban. Wow. Sabi ni Christian Ryan Sison ng Panapaan, Bacoor, Cavite. Very good. Very good. Tataga Bacoor yan. Binabati ko po ang mga empleyado ng Natos Catering and Services, pati ang XBeat Light and Sound sa Molino 3, Bacoor, Cavite, from sa inyong boss Rolly and Ate Michelle. Hello! Ito batiin ko na rin na si Bebot Giliw. Bebot? Boss Bebot. Nelson. Nika, Angela, Helen at Ningning, certified TLC addict daw. Maraming salamat. Pagbate sa LDR events. 1, 2, 3. Thank you! Hi, sexing Tanya from Alea Grace Fortuna sa Viber. Ate Christine, ang ganda mo. Dumating na po yung time na sinabi ko sa kanya na sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana. Pero in the end, alam niyo po, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya dahil siya ang... Dahil sa kanya, naging matatag ako. Oh. Ako po si Alea Grace Cortuna ng Singapore. Sabi sa inyo eh, salitaan lang yan. Akala ko sabi niya, ako po si Alea Cortuna ng Singapore. Thank you. Candidate number one. Candidate number 342,000. Waman dami. Ayoko maging hurado sa ganyan. Pagod. Dapat malaki TF, mga 100,000 din. Mga ilang linggo, ilang buwan ang labanan niya. Grabe, yung calculator lobat na. Hindi ka pa makapag-compute. Gumibap na yung laptop sa pag-compute. Nakatatlong number, tumonggol ka na. Yung mga tabulator, wala, give up na rin. Grabe. Eto naman sabi dito sa Viber, nasasabi lang po yan ng mga taong sobrang nasasaktan, pero pag nahimasmasa naman, maiisip nilang hindi nila dapat pagsisihan. Kasi kahit pa paano napasaya naman siya nung taong yun. Kasi sa isang relasyon, hindi naman puro sarap lang, may sakit din. Balance lang. Kaya dapat, pag nagkakahiwala, hindi dapat puro sakit lang ang iisipin. Makakatulong sa pag-move on pag natanggap natin na hindi talaga kayo para sa isa't isa at isipin na lang natin na people come and go. Just enjoy every moment hanggat andyan pa yung taong nagpapasaya sa iyo. God bless. God bless. Always ako nakikinig dito sa Dubai. From ang kanyang Viber name, Eth2. Wala pangalan eh, sayang. Hello sa iyo sa Dubai. Hello sa mga friendship natin sa Dubai. Oh my gosh, iniintay na namin yung mga padala nyo. Yung mga balikbayan boxes na may laman. Yung hindi nabubuksan pa. Oo. Evelyn Soriano ay may gusto pong sabihin. Gusto maka-involve via voice message. Ito na, Ate Evelyn. Evelyn? Game ba to? May score ka na, wala pa akong score. Meron. Ito naman si ako, si Ben. Ganito siya kumata. Ipitin mo yung... Nasal. Wow. Ito naman si ako, si Del. Sa bawat oras na riyan, tutulong sa nangangailangan. Ako'y maa-aak sa... Ano yung dauber? Dauber. Dauber cards. Alam mo na, iisip ko ah. Mayos ka. Ako si Del Pasok. Bakit mo po pagsisigyan kung maging masaya ka na? Pakikita niyo. Dapat po maging masaya ka. Dahil nakilala mo siya. O tapos? Yan po. Salamat po.
Alam mo ako si Del, kanina kasi nag-send siya ng kanyang voice message. Pero dahil overpowering yung background niya, sabi ko mag-record uli siya, yung maririnig naman niya yung boses niya. Nag-record nga siya sa tahimik na background. Pati boses niya. Ako si Del, last mo na yan ha. Isa pang voice message. Isa pa. Mula kay Teng-Tenganeng. Teng-Teng-Teng-Teng-Teng. Roy June Abole. I-abole na yan. Abole. Magpihin po sa inyong dalawa, Mama Tanya and Mama Cristendera. Ang masasabi ko lang po ay sana makadit ko naman si Mama Tanya sa isang days lang. Yan tayo eh! Yes? Tagal ko inintay, tapos yun lang pala. Magkano ba dito? Mag-usap kayo sa presyuhan ni Christine. Ako manager. Nag-level up na ako. Hindi, meron kang ano. Mama Sang. 20% din nyo. May bayad ba kapag-date sa'yo? Sige, ako sinabihan mo ah. No, malaki TFE bibigay ko dito. Yung panlampin ng bebe mo. Eto na si Katrina Juliet. Pasok. Ay, Mama Christine Dera, tama. Masasabi mo din niya sa sarili mo. Pag okay pa kayo, sasabihin mo na nagpapasalamat ka kasi naging kayo. Pero pag naghiwalay na kayo, masasabi mo sa sarili mo na bakit pa ita na kay Lala. Sinabati ko nga pala yung mga taga-komisari dyan sa IFR. Hello, Chef Enang! You know, my friend. Hello, hello sir, Enang. Pa-share-share ka pa. Chinelasin ko mukha. Ito na kayo mga chichinelasin ni Tanya Chinita. Mga magsisibirang masyado magagaling. Nagmana sa amin. Ayan tayo eh. Si Cecil, Missy Hista ng YesFM. Si Mendez. Parang Tagaytay lang. Si Super ng Love Radio Manila. Si Mother, like a barista po ng Love Radio Manila. Mami Jeng, Nicole Yala, Love Radio Manila. Si Arnel, Diego Bandido, Love Radio Manila. Weng Maria Morena ng YesFM. Si Jovi Ricajera po ng YesFM Manila. Ito na po ang kwento ni Cecil dito yan sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Inay, tulungan ko na po kayo dyan. Naku, wag na, anak. Matatapos na din naman ako. Ah, nga pala. Kumusta naman ang paghahanap mo ng trabaho ngayon? Magandang balita po, inay. May trabaho na po ulit ako. Talagang magandang balita yan, anak. Eh ano, at saan naman ang trabaho mo? Kasambahay po ulit yung pinasok ko. Sa Diliman, Quezon City po. Alam niyo po ba, inay? Mababait po ang mga amo ko. Mabuti naman kung ganun. Kahit papano, hindi sila katulad nung naging amo mo dati na manyakis. Muntik ka pang ma-rape dahil sa manyak na matandang yun. Nakaraan na po yun ni Nay. Malakas naman po ang kumpiyansa ko na magiging maayos po ang paninilbihan ko sa mga bago kong amo. Huwag kang mag-alala, Cecil, sa mga magiging trabaho mo dito. Dahil tatlo naman kayong kasambahay, eh may kanya-kanya kayong trabaho. Ikaw ang naka-assign lang sa paglalabat sa pamamalansya. Si Mara kasi ang in-charge sa pag-aalaga sa mga anak ko, habang si Yeng naman sa pagluluto at paglilinis ng bahay. Tungkol naman sa susuelduhin mo, huwag ka rin mag-alala, kasi hindi ako barat at hindi ako nadedelay sa pagbabayad. Gayunpaman, mataas ang expectation ko sa inyo, lalo na sa iyo. Ikaw ang baguhan. Gusto ko masipag at pulido ang mga gawa. Maliwanag ba, Cecil? Opo, Ate Jeng. Ate Jeng, ito na po pala yung mga pinabibili ninyo. Oh, ikaw pala, Mendez. Ang bilis mo, ah. Sige, ipatong mo na lang dyan sa mesa yung mga binili mo. Siya nga pala, ipapakilala ko sa iyo si Cecil, ang bago kong labandera. Cecil, siya naman si Mendez, ang boy ng mama ko, pero nagtatrabaho din siya dito. Hi, Cecil. Hi din. Dahil sa madalas kayong magkakasama, eh umaasa ako sa inyong dalawa na magkakasundo kayong pareho. Opo, Ate Jeng. Sinisigurado ko po sa inyo
Magkakasundo po kaming dalawa ni Cecil. Good morning, Cecil. Good evening pala. Saan planeta ka ba nang galing, ha? Pasensya ka na. Kinakabahan kasi ako eh. Eh, bakit ka naman napasyal sa bahay namin? Gusto ko lang mong umusta. At saka, para ibigay sa'yo ito. Ha? Binibigyan mo ko ng mga bulaklak? Oo. Teka, ano to? Nanliligaw ka ba sa akin? Pwede ba? Teka, bago ko sagutin yung tanong mo, may itatanong ako sa'yo. Mm. Seryoso ka ba talaga na gusto mo akong ligawan? Seryoso ako sa'yo. Pero kung ayaw mong ligawan kita, okay lang. Teka, bakit mo sinasabi na kung ayaw ko okay lang sa'yo? Sa palagay mo, tama ba namang manligaw tapos okay lang natanggihan? Alam mo, Mendez, kung seryoso ka talaga sa akin, kahit nasabihin kong ayaw ko, hindi ka susuko. Hindi ka titigil sa panliligaw. Kaso sa sinabi mong yan, napaghahalatang hindi ka seryoso. Nagkakamali ka. Seryoso talaga ako, Cecil. Maniwala ka. May nakapagsabi na sa akin na may gusto ka raw sa akin. Kaya, alam ko ng isang araw, maniligaw ka. At nasabi rin naman ng source ko na first time mo yatang manligaw. Tama ba? Oo. Pasensya na, Cecil, ha. First time ko kasing manligaw. Alam mo, nakakatuwa ka. Ano ba yan? Nahihiya tuloy ako sa'yo? Huwag kang mahiya sa akin. Ibibigay mo ba sa akin ng bulaklak o ano? Eto. At eto pa yung mga pagkain para sa'yo. Alam mo, Cecil, handa akong ibigay sa'yo ang lahat. Mapasagot lang kita ng oo. Alam mo, Mendez, pagkatapos ng misa, may na-realize ako. Ano yun? Mahal kita. Ibig sabihin nun, sinasagot mo na ako? Oo, Mendez. Girlfriend mo na ako ngayon. Yes! Natupad na rin yung hiniling ko na ikaw ang magiging first girlfriend ko! Pero Mendez, Seryoso? Ako talaga ang first girlfriend mo? Sa edad mo yan? Sa maniwala ka o hindi, Cecil, aaminin ko sa'yo. Torpe talaga ako. Oo, may mga naging crush ako dati. Pero hindi ko sinubukang maligaw kasi natatakot ako. Baka kasi mabasted ako eh. Pero nung makita kita, aba, talagang nilakasan ko ang loob ko na maligaw. Kasi ayokong mawala ka sa akin. Malakas ang tama ako sa'yo eh. Masalamat ka at hindi kita binasted. Kasi kung hindi, baka magkaroon ka na ng phobia sa panliligaw. Oo nga eh. Buti nilang talaga at hindi mo ako binasted sa unang panliligaw ko. Ayoko kasing maramdaman yung feeling na nire-reject ng taong mahal mo. Cecil, salamat ha. Salamat at binigyan mo ako ng chance na patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Don't you worry. I promise, hindi ko ito sasayangin. I'll make sure na hindi mo ito pagsisisihan. Cecil, pwede ba kitang mahalikahan? Oo naman. Okay. Pero, sa chicks lang muna. Yes. Okay. I love you, Cecil. Ikaw pala, mahal. Cecil, na-receive mo ba yung regalong pinadala ko kay Jovi? Oo. Bakit mo naman ako niregaluhan ng panty at bra? Kasi si Ate Wing, dealer ng brand ng mga underwear. Lahat na yata na ibigay ko na sa'yo. Kaya para maiba, underwear yung niregalo ko. Patawa ka talaga.
siya. Pero in fairness ha, nagustuhan ko. At saka kasyang-kasya sa akin. Meron nga pala akong regalo ulit sa'yo, babe. Wow! Pagkain! Akala ko panty na naman eh. Cecil, masaya ka ba sa relasyon natin? Oo naman. Simula kasi nang dumating ka sa buhay ko, eh naging mas masaya na ako. Ako rin, babe. Cecil, gusto mo bang magpakasal na tayo? Kahit secret marriage lang. Mendez, alam mo namang matagal ko nang gustong maikasal sa'yo. Kaso, syempre, gusto ko makasama ko ang family ko sa araw ng kasal ko. Alam mo yun? Kahit nasa West lang eh, nakikita ko ang pamilya ko na masayang nanonood sa atin. Huwag kang mag-alala. Pansamantala lang to. Konting ipon lang at mapapakasalan din kita. Sige, Mendez. Payag ako. Parang kailan lang, Mendez. Eh, 2 taon na kayong nagli-live-in ng anak ko. Ang bilis nga po ng panahon, Inay. Pero matanong nga kita, iho. Kailan mo babalak pakasalan si Cecil? Ang totoo po niyan, bago po matapos ang taong ito, eh, magpapakasal na kami. Kaso, sabi po ni Cecil, huwag po muna. Hindi pa raw po siya handa. Ano ba naman yung anak ko? 2 taon na kayong magkasama tapos hindi pa siya handa. Eh, maiba nga tayo, iho. Alam mo ba, hanga kami sa pinapakita mong kasipagan at sa galing mo makisama sa lahat. Alam mo, napakaswerte talaga sa'yo ni Cecil. Naku, salamat po, Inay. Ipagpatuloy mo lang yan, Mendez. Huwag ka sanang magbabago. Cecil, pansamantalang titira muna tayo kina Kuya Arnel ko habang naghahanap tayo ng bagong matitiran, ha? Ang tanong, ipayag ba naman ang kapatid mo? Oo, matagal ko nang nasabi to sa kanya. At ayos naman sa kanyang tumira tayo dun hanggang 6 na buwan. Pero hindi tayo magpapangabot ng 6 na buwan kina Kuya. Teka, kakatukin ko na si Kuya. Oh, ikaw pala, Mendez. Lasing ka na naman, Kuya Arnel. Umaga-umaga. Eh, yung kumpare kong si Tonton. Si Not-Not. Inaya ako eh. May party kasi sa kanila. Umuwi lang ako dito kasi. Nagpalit lang ako ng damit. Nasukahan ko kasi. Teka. Eh, halika. Tuloy muna kayo ng asawa mo. Eh, mukhang malayo ang binyayin yung mag-asawa. Oo, Kuya. Galing pa kasi kami Mindanao eh. Eh, kailan kayo magpapakasal? Malapit na po, Kuya. Eh, nga pala. Total, eh, nandito ka rin naman. Eh, bukas, sama ka sa akin, ha. Baka kasi, swerte ka. Ano ba yung pupuntahan natin, Kuya Arnel? May sabungan tayong pupuntahan. Tumaya ka din. Malay mo, swertihin ka. Naku, malaking pera ang pwede mong mapanalunan. Sige. Sige, Kuya. Sasama ako sa'yo bukas. Aray ko, Arnel! Ano ba? Nasasaktan mo na ako! Hayop ka, Weng! Dapat talaga sa'yo, ha? Pinapasabog ang mukha! Aray ko! Arnel! Tama na! Makiusap! Aminin mo, ha? May kasama kang lalaki, no? Hindi, Arnel! Alam mong hindi ko magagawa yan sa'yo! Hindi ako naniniwala sa'yo, Weng! Nakikita mo itong hawak kong kutsilyo? Hmm? Isasaksak ko to sa mga sinungaling na katulad mo! Kuya Arnel! Huwag mong gawin yan! Huwag kang makikialam dito, Mendez, ha? Away namin itong mag-asawa! Ano ba? Pitiwan mo ako! Kuya naman! Maawa ka naman kay Ate Weng! Gusto mo bang maging kriminal ka, ha?
pag napatay mo ang asawa mo, sa palagay mo, saan ka pupulutin? Huwag ka namang magpadalos-dalos ng emosyon. Pikaw na ako sa babaeng yan. Papatayin ko yan! Atuwing, sige na. Umalis ka na. Hindi sa nakikialam ako sa buhay ninyo, kuya. Pero huwag mo namang gawin yun sa asawa mo. Alam mo mga babaeng yan, ha? Kapag nagpakita ka ng kalambutan sa kanila, aabusuhin ka lang nila. Dapat ipakita mo sa kanila kung sino ang dapat masunod sa bahay. Ikaw, Mendez, ha? Huwag kang pasisiguro dyan sa asawa mo. Huwag kang susunod-sunuran sa kanya. Tandaan mo, ha? Tayong mga lalaki ang dapat mangibabaw. Hindi yung mga babaeng yan. Sila ang sumusunod sa atin. Hindi tayo ang susunod sa kanila! Ang tahimik mo, mahal. Bakit? Si Kuya Arnel kasi at si Hatwing. Nag-away na naman. Palagi na lang silang ganyan. Mendez, bakit hindi na lang kaya tayo umalis na dito sa bahay ng kuya mo? Bakit naman? Akala ko ba hindi mo pa abutin ng 6 na buwan ang paninirahan natin dito? Kasi masyado nang magulo ang buhay ng kapatid mo, Mendez. Pati tuloy tayo nadadamay sa gulo. Sige, Cecil. Magsimula ka na mag-impake. Bukas na bukas, maghahanap na ulit ako ng matitira natin. Buti naman at naisipan mo nang umuwi ng bahay. Teka, huwag mong sabihin sa akin na umaarya na naman yung pagseselos mo. Hindi ako nagseselos. Kasi alam ko namang walang papatol sa'yo. Ang kinaiinis ko lang sa'yo, alam ko kung saan ka galing. Imbis na umuwi ka na lang sa bahay, nagbabad ka doon sa sabungan. Teka, di ba sumweldo ka rin ngayon? Akin na. Oh, eto. Yan lang ang kinita ko. Eto lang? Ano ba sa akala mo? Kikita ako ng malaki sa 5,000? Nangako ka sa akin na magbibigay ka ng 3,000 para sa pambayad natin sa ilaw at tubig. Tapos magbabayad din tayo ng utang kina Tina at Rufing. Ano? Pinantayaan mo lang sa sabong, di ba? Nagbabaka sakali ako na manalo. Sayang din yung premyo. Kaso ang tanong, nanalo ka ba? Hindi. Kita mo na! Nagsasayang ka lang ng pera! Hoy, Cecil! Pero ko naman yung pinantaya ako sa sabong, ha? Como ikaw ang kumikita, yan ang ikakatuwiran mo sa akin. E paano naman ako? Asawa mo na ako, Mendez. Ngayon sabihin mo sa akin, hanggang saan aabutin ang 1,000 binigay mo sa akin? Sa pagkain pa lang, kulang na kulang na. Yan ang hirap sa'yo. Sagana ka lang sa bunganga, pero wala ka namang ginagawa. Kung gusto mo, bumalik ka na ulit sa pagtatrabaho mo para hindi ka putak ng putak dyan. Huwag mo akong sinisigawan, Mendez. Kung ayaw mong masigawan dyan, manahimik ka. Huwag na huwag mo akong duduruin. Hindi ka ba talaga titigil? Huwag mo akong sasaktan. Kung dati hindi ako nakakalaban sa'yo kapag hinugulpi mo ako, ngayon lalaban na ako. Alam mo, Mendez, katulad ka na ng Kuya Arnel mo. Pareho na kayong walang hiya. Jovi, ano bang gagawin ko sa asawa ko? Sumasobra na siya sa kawalang hiyan niya sa akin. Sa totoo lang, gusto ko na siyang iwalayan. Pero hindi ko magawa. Kasi mahal ko siya. Hindi lang yung vision ni Mendez at yung madalas yung pananakit sa akin ang problema ko. Dahil binabaliwala rin niya ako. Alam mo yun? Para bang nalalamig na siya sa akin. Kapag wala siya sa bahay at tinatawagan ko siya sa cellphone niya, binababaan niya lang ako. Cecil, hindi kaya may ibang babae na yung kalipin partner mo? Huwag naman sana. Pero kung sakaling may kabit si Mendez, anong gagawin mo? Handa ka bang harapin ang totoo? Alam mo, Cecil, kung sa tingin mo, hindi na magbabago yung asawa mo. No choice ka. Iwalayan mo na lang siya.
Isipin mo ha, alam nga naman habang buhay kang magtitiis sa lalaki nun, hindi ka naman siguro pinanganak na tanga o masokista. Kaya Cecil, mag-isip-isip ka. Pag-isipan mo mabuti kung worthy pa ba na mahalin mo yung isang lalaking tulad ni Mendez. Mahal? Sira na kasi yung alarm clock natin. Pahiram na lang ng cellphone mo. Bakit? Gagawin ko sanang alarm clock. Anong oras ka ba gigising? Ako na lang ang magsiset. Ako na, pwede ba? Oh, yan, cellphone ko. Ang tagal naman yan. Akin na nga yan. Bakit ba nagmamadali kang kunin tong cellphone mo? May tinatago ka ba sa akin? Wala! Eh di ayan! Kunyari ka pang gagawin mo tong alarm clock, eh gusto mo lang naman basahin tong mga messages sa inbox ko. Sa susunod, hindi ko ipapahiram sa itong cellphone ko. Bakit? Masama ba, Mendez? Karapatan kong basahin yung mga tinetext sa'yo dahil live-in partner mo ko. Nagtataka lang ako bakit ganyan ang reaksyon mo. May tinatago ka ba sa'kin? Saan ka pupunta, Mendez? May pasok ako ngayon sa trabaho. Linggo ngayon. Kung ayaw mong maniwala sa akin, edi wag! Paalis na ako. Mahuhuli na ako sa trabaho. Sa trabaho o sa sabungan ka lang pupunta? Wala ka na doon! Mendez! May lakad tayo ngayon, di ba? Huwag mo sabihin sa akin na postpone na naman. Bakit ka ba ganyan? Bakit pag amo mo ang nag-uutos sa'yo, ang bilis-bilis mo? Pero bakit pag akong nag-uutos o humihingi ng pabor sa'yo, ayaw mong sundin? Bakit? Amo ba kita? Pinapasweldo mo ba ako? Minahal kita ng sobra, Mendez. Inaramdam ko naman sa'yo at inasikaso kita at kahit na hindi tayo kasal, itinuring kitang asawa. Pero bakit ikaw? Pinabaliwala mo lang ako. Yan naman kasi ang hirap sa'yo. Kung ano kasi ang binibigay mo, huwag kang maghihintay ng kapalit. Cecil, ilabas mo nga cellphone ko. Wala sa akin ang cellphone mo. Sinungaling ka. Alam kong ikaw lang ang pwedeng kumuha nun. Nagtataka ako sa'yo, Mendez. Hindi mo lang mahawakan saglit yung cellphone mo, napapraning ka na dyan. Bakit? May itinatago ka ba sa'kin? Ilabas mo na cellphone ko, Cecil. Ano ba? Para ano? Para makapag-text ka ulit dyan sa karida mo? Kung ganun, nasa'yo nga ang cellphone ko. Akin na sabi eh! Mendez! Tama na! Hindi ko makinga! Hindi mo ba talaga ibibigay sa kanya? Mendez! Sama mo! Nakikita mo tong kutsilyong hawak ko? Ha? Kikilitan kita sa leeg kapag hindi mo binigay sa akin ang cellphone ko! Ayan na! Papatayin mo ako lang dahil lang dyan ang sama mo! Sa susunod kasi, huwag kang makialam sa akin para hindi ka masaktan. Cecil. Cecil. Kausapin mo naman ako. Lumayo ka sa akin. Sorry na. Hindi ko sinasadyang pagbuhatan ka ng kamay kagabi. Alam mo ba? Sobra akong naaawa sa sarili ko. Kasi mas mahalaga pa yung cellphone mo kaysa sa akin. Tapos, nakukuha mo pang mga bet. Cecil, wala akong kabet. Yung ka-text ko, wala lang yun. Textmate ko lang yun. Sa palagay mo, mapapaniwala mo ako dyan sa sinasabi mo. Totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. Okay. Ipinapangako ko sa'yo, hindi na mauulit yon. Hindi na kita sasaktan.
Hindi na ulit kita sasakalin. At hindi na kita aambaan pa ng kutsilyo. Hindi ko alam, Mendez, kung mahal mo pa ba ako. Napipilitan ka na lang na pakisamahan ako. Cecil naman! Mahal kita! Ang totoo niyan, handa na kitang pakasalan sa darating na taon. Please, Cecil. Huwag nating sirain yung dalawang taong pagsasama natin. Ikaw ang sumisira sa relasyon natin. Hindi ako. Pakiusap naman. Patawarin mo na ako, Cecil. Iwanan mo muna ako, Mendez. Gusto ko mapag-isa. Habang ikaw ay narito sa dibdib, paglalaban ko ang ating pag-ibig. Sa lahat ng paghihirap, handang magtiis. Hangga't di kita lubusang maintindihan, aaminin ko ang pag-uulang. Hanggang kailan kita mamahalin? Tanong ng puso ngayon'y naninindim. Jovi, pumayag na ako magpakasal kay Mendez. Ano, Cecil? Nagkakamali ka sa desisyon mo. Bakit naman? May napalitaan ako sa kuya ni Mendez na si Arnel. Huwag kang mabibigla, ha? May ibang babae ang asawa mo. Sigurado ka, Jovi? Ito pa ang kwento ni Arnel sa akin, ha? Nahuli daw nila Weng si Mendez na may kasamang ibang babae doon sa loob ng kuberta nila. At alam mo na kung anong ginagawa nilang milagro. Ganun? Ang sabi pa sa akin ni Arnel, matagal nang may relasyon si Mendez sa kayong babaeng sinisipingan niyan dun sa kubeta. Grabe ang asawa mo, Cecil. Napakawalang yan talaga. Ano ka ba, Cecil? Huwag kang umiyak dyan. Ipakita mo kay Mendez na matapang ka. Lumabang ka. Kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy pagpapakasal sa lalaking yun. Hiwalayan mo na si Mendez, Cecil! Hindi na tuloy ang kasal natin, Mendez. Oh, pero bakit? Alam ko na ang lahat. Alam ko nang may kahati ako sa puso mo. Teka, ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Alam ko na yung tungkol sa kabit mo, Mendez. Sinabi na sa akin ni na Kuya Arnel at Ate Weng ang totoo. Diba? Nahuli ka nila sa kubeta na may ginagawang milagro kasama ng babae mo? Pero, Cecil... Kaya nga hindi ko na itutuloy pa ang pagpapakasal sa'yo. Sorry na. Please. Sa palagay mo, matutumbasan lang ng sorry yung pagtatiksil mo sa akin? Hindi, Mendez. Sinaktan mo ko. Niloko. Pinagmukha mo kong tanga. Ang sama-sama mo, Mendez. Ano bang kasalanan ko sa'yo at ginagawa mo sa akin to? Cecil. Kung ayaw mo na, sana sinabi mo na lang sa akin. Hindi yung nilaloko mo ako. Maghiwalay na tayo, Mendez. Pero... Ayoko na. Pagod na ako na makisama pa sa'yo. Sige. Bahala ka. Kung ayaw mo, edi wag. Ikaw ba ang may ganang magmalaki sa akin? Ang kapal na mukha mo! Cecil! Buo na talaga ang desisyon ko. Iwalay na tayo simula ngayon. Oo, masakit to para sa akin dahil mahal kita. Pero pagod na ako sa panlaloko mo. Kakalimutan din kita, Mendez. At darating din ang araw kung saan masasabi kong sana hindi na lang tayo nagkakilala. Hindi ko na kailangan. Umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaong na. At ito ang iyong tanan. Ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha.
TLC, the drama special. Interactive. Interactive. Involve ka dito. Eh di maigi naman ho kapwa, eh kahit papano merong magandang naidulot yung pakikipag-live-in muna ni Cecil kay Mendez. Buti at meron pa ho siyang oras na magbago ng isip nung malaman niya itong ugali ni Mendez at yung pagloloko nito. Pero kapwa, ang tanong po, meron ba talagang assurance na yung lalaking susunod niya magiging ka-live-in o boyfriend o asawa eh mabait na at hindi magloloko? Wala po. Walang assurance. Kapwa, mas marami pong pagkakataon yung mga nakikipag-live-in, nagsisisi sila kasi sobrang laki ng damage na naidulot sa kanila ng pakikisama ng hindi kasal. Especially sa mga babae. Marami pong masalimuot na experiences na hindi na maibabalik kahit pagsisihan pa ho nila. Naanak ka na ng marami, marami ng sugat sa puso, physically and emotionally. Nagiging experiment lang kasi ang lahat. Wala kasing pinanghahawakan. Ang pakikipag-live-in kapwa, aminin ho natin sa hindi, walang kasiguruhan. Kayo ba ho gusto nyo, pinag-i-experimental lang kayo para malaman kung gusto ka na niya talaga? Siyempre hindi. At wag na wag sana ho nating susubukan kasi nakakababa ng pagkababae kapag pumayag kang i-live-in ka lang. Iba pa rin ho yung may bisa at legalismo ang pagsasama ninyo. Kapag pumayag kang mag-live-in, makipag-live-in sa lalaking gusto mo nang maging asawa, mahirap yun. Bakit? Kasi anytime, kahit gusto mo pang magsama kayo at i-work out ang relasyon nyo kasi mahal mo pa siya, eh kapag lalaki na ang umayaw, tumakbo na, meron ka pa bang magagawa? Mahahabol mo ba? Wala. Kasi wala kang laban legally. Kaya kung live-in kayo ngayon kapwa at tingin mo mukhang siya na talaga ang iyong bebe forever at gusto mo na at wala ka ng ibang gusto, pakasal na kayo kasi deserving kang maging reyna number one o only one sa puso ng iyong hari. Hindi man perfect ang buhay mag-asawa, walang perfect na relasyon sa mag-asawa, at least dalawa kayong haharap sa problema. Kung maibabalik ko lang. Wala na. Darating din ang araw kung kailan masasabi mong sana hindi na lang kayo nagkakilala. Sounds bitter. Pero alam mo ba na yung kabiterang yan ay pwede mo i-convert into positive? Instead na magsisika, bakit pa kayo pinagtagpo ng tadhana, e mauuwi lang din naman pala sa wala, ikaw ay magpasalamat na lamang. Magpasalamat na hindi man magandang memories ang iniwan niya sa'yo, at least ikaw po ay may natutunan. At sa natutunan mo yan, hindi mo na uli gagawin yan sa next relationship mo. Kasi again, natuto ka na, may alam ka na. Ganun naman ho talaga, diba? Kapag tayo ay nadadapa, for example, sa isang lugar na yan, lagi ka napapatid sa lugar na yan, eh tatandaan mo na yan na the next time na dadaan ka sa area na yan, mag-iingat ka na kasi nga alam mo na nakakapatid at pwede kang matumba. Wala pong pinagkaiba sa pag-ebeg. Katulad po ng kay Cecil, the next time na makikipagrelasyon siya, hindi na dapat siya makipag-live-in muli, gaya nga na sinabi ni Mama Tanya Shinita. Bagkos, kikilalanin muna niya yung tao ng maigi. Hindi mamamadali kasi nga lahat ng bagay na minamadali, kadalasan ending ay mali. At nakita ko rin sa story today, bebe ko, na may mali naman talaga. Dahil tulad niyan, hindi pa naman pala handa si Cecil na magpakasal. Gusto na ng lalaki pero ayaw pa niya. E di sana, hindi na lang muna siya nakipag-live-in, pumayag na makipag-live-in. Oo, yes, effective para sa iba ang live-in kasi nga mas nakikilala mo raw yung tao kapag kaganoon. Pero effective yun sa iba. Sabi pa nila, at least malalaman mong siya ay loko-loko pag nakipaghiwalay ka, wala ka nang poproblemahing gasto sa annulment. Easy way out, kumbaga. Pero kasi be, aminin na natin na iba kasi minsan ang respeto ng lalaki sa babae kung alam niyang hindi ito easy to get. Pero again, it is case to case basis pa rin talaga. Basta, Cecil, learn your lesson and be wise next time. 1, 2, 3, Cecil! Yeah. You're breaking my heart!
heart! Eh, nag-break naman ang heart niya si ano eh. Hindi nakipaghiwalay eh. Ay. Nakakainis so, lang, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit ang pangit eh. Tingnan mo, nakipaghiwalay si Cecil sa lalaki. Ano sabi lalaki? O di sige. E di wow. Wala man lang panghihinayan yung masakit. Wala lang sa kanya. Hindi man lang maghabol. True. Parang tama yung sinabi mo mamata niya, pinag-eksperimentuhan. O di ba, pumayag ka na gano'n. Sinok siya kagabi umaga, tapos sige lang, hiwalay daw. Tama. Sakit nun. Sa atin ang importante, di ba? Yung ano natin. Kalma. O di ba, Sorry, sorry. Galit ka? Nadadala ka? Manong bentol po, tulungan niyo. Katapot natin yung wag ka mamaya. Mamaya pa yun. Baka maglipat si kuya. Okay lang yun, sabay daw. Dalawa rin na. Wow, asensado. Diba, ang sakit talaga nun, kabisyo kapwa. Again, kasi ito talaga nakita ko mamata niya. Okay, gusto na magpakasal nito ni Mendez, pero dahil ayaw pa ni Cecil, hindi pa siya handa, edi sana hindi na lang diba, din siya nakipag-live-in. Oo, kailangan ba live-in? O, hindi pa pwede diba? Live-in na lang. O, diba? Anong pinagkaiba noon? Kulang lang naman sa inyo, basbas ano na simbahan. Ba ano ba diba? So, kung ako sa iyo, kung gusto mo na ikaw i-respeto talaga ng lalaki ng bonggang-bongga, magpa-hard to get yes. ka. Kasi yung mga lalaki po, mas gusto nila sila po ay na-challenge. Ang sarap lang, Mama Christine, nung... O sige, kung di pa natin kaya, huwag tayo mag-live-in, irerespekto kita. Correct. Kukunin kita sa tamang panahon. True. Oh, ang diba? Sarap niya. Namamadali kasi. Gusto niyo kasi sa lalong madaling panahon. Gusto niyo laging madali. Eh, sabi nga, pagka madaling nakukuha, madali rin nawawala. Yan. O ano kayo ngayon nga, kain bubog. Diba? Although, di ba, ikaw rin, sasama ka rin naman sa isang lalaki na alam mo na kayo talaga forever. Yes. Although sabi nga natin, hindi naman talaga natin masasabi kung siya na ba talaga. Oh. Unless talaga makasama mo siya sa iisang bubong. Tama. Pero again, ayan, lesson learned na sa'yo yan, Cecil. Mm-hmm. The next time na may mag-alok sa'yo na mag-live-in kayo, mag-isip-isip ka muna. Siya na nga ba talaga yung lalaki na nakikinikinita mo someday na makakasama mo habang buhay? Mm-hmm. So, huwag ka masyadong easy to get. Puro sabong. Kami lang ni Tanya ang easy to get. Tama. Kami na, magkano ba? Depende sa presyo. Depende. Dapat 6 digits. O kaya 7. Teka lang, ilan mo yung 6 million, digits? Yung 600, yung 7. Ang ganon. Sabi ni J-Lo Manyosa. J-Lo! J-Lo. Si J-Lo. 1, 2, 3. J-Lo in the block. Mali. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music, let's hear the sound. Let's get loud. Ang sakit pang ginagawa. Ginista mo yan eh. Paano kung 1 hour ganyan, kaya mo. Puro ganun yung kanta, grabe. Ang sakit sa tengate, RIP sa mga naka-earphone. Diyan na lang po banggitin yung Mama Tanya. Grabe Mama Tanya, ramdam na ramdam ko si Cecil. Halos pareho ho kami. Niloko at ginago din po ako. Ay. Ang pagkakaiba lang po, hindi ako pinagpalit sa babae, kundi sa bakla. Ay. Grabe ang sakit, lalo na at ngayon na lamang kung pinagsabay niya kami. Sana sinabi niya sa akin noong nakipag-break siya, edi sana isang sakit na lang. Proud pa siya na ikwento sa iba na sumasama siya dun sa bading at binibigay lahat sa kanya. Grabe, Jay. Sorry sa nangyari sa'yo. Ikaw, Mama Tanya, ipagpapalit ka ng jowa mo sa babae. Saan ka mas masasaktan? Pinagpalit ka sa babae o pinagpalit ka sa bakla? Sa babae. O, diba? Kasi, sa babae ako mas masasaktan. Ako din. Kasi feeling, baka lang ah. Ayoko na mag-sabi. Ano, bakit? Meron ba? Kasi nga ano eh, merong motives behind kapag pumatol sa kapwa, sa babae. Hindi diba? Rin. Pwede rin naman kasi. Katulad nito sinabi niya kasi pinoprovide lahat. Oo, oh, diba? Depende rin naman. O baka naman kasi, yung jowa mo rin naman, matagal ng closet queen, ayaw lang mag-bulgar, ngayon wow, lang nag-bulgar. What's that? Closet queen. Paminta, oh, like diba? That, paminta. Like that. Kunyari, pamen, pero hindi pala bakla pamenta pala, pala. Diba? Mm-hmm. Yung mga ganun naman, eh, siguro ako, oh, mas masasaktan ako kapag ka sa babae, kapwa ko, babae ako, babae, pinagpalit. Babae, oh, kasi alam mong yun, diba? Seryosohin oo, niya talaga. Pareho lang naman kayo na binibigay eh. Mm-hmm. Ano pinagkaiba, diba? At least yung maintindihan mo yung bakla, iba yung spadahan binibigay siya. Niya. Spadahan siya. Samurai X. Sakura. Diba? Yun lang yun. Sabi dito, hi Miss Tanya and Miss Christine Dera. Tama ang ginawa ni Cecil. Walang kwentang lalaki yan. Sabi ni Rebecca Valdez. Tama yung ginawa ni ate. Masakit talaga magmahal sa lalaking babaero. Bababaero! Bababaero! Ay, naku. Good P. Ikaw rin naman. Si wawa! Sa mabay ka kaya? Kaya nga si Pasimono. Wawa! Good PM, Christine Dera. Ito lang po ang masasabi ko.
kay tama yung ginawa niya, hindi niya pinakasalan. Dahil hindi basta-basta ang kasal. Ito lang masasabi ko sa mga babae at lalaki. Huwag kayo magpadalos-dalos. Huwag niyo ako tularan. Ay, sabi ni Christopher, kikig. Bakit? Anong nangyari sa iyo, be? Sabi wala siyang sinabi, gano'n. Wala, wag niyo lang ako tularan eh. Baka naka-relate match siya rito. Sabi sa inbox ko, hello Miss Tanya, alam mo, related po ako sa TLC. Related? Oo, binabasa ko. Ngayon, grabe. Ganyan grabe. Din na nangyari sa akin. Pero nagpasalamat din ako sa nangyari yun dahil sa gano'n mukhang strong na ako ngayon. Stronger! Sa ngayon, hindi, wala mo na yan ang pag-ibig na yan. Darating rin ang panahon na yan, hindi niyan minamadali. I love you, Mama Tanya. Ganda po ng drama niyo. Thank you. Walang pangalan. Mana sa amin. Good afternoon. Tama lang iwanan ni Cecil kasi babaero yung boyfriend niya eh. Humanap na lang siya ng totoong nagmamahal sa kanya. Ako si Merlin ng Valenzuela. Ano nakakalungkot dito, Mama Tanya? Una kasi okay siya eh. Yung lalaki, di ba? Uh-huh. Una okay siya, wala siyang problema. Nagustuhan pa ka ng nanay eh. Supportado pa nga sila dun sa pagli-live-in nila together forever eh. Siguro, ano lang, naging mahina itong si Mendez sa influence ng kanyang kapatid. Diba? At siguro tama, din, tama. Nakikita ko rin kasi, nakikita ko sa bolang kristal. Grabe. Oo, oh, diba? Baka na nga yun. May katapat na si Tulto, makukula. Huwag ka nga. Nakikita ko rin kasi, Mama Tanya, na feeling ko, dumating sa punto si Mendez na napagod, na parang may naramdaman siya na kulang sa relasyon nila ni Cecil. Hmm. Parang si Cecil, parang kung ako yung lalaki, teka lang, ba't parang kontento ka lang na live-in tayo? Matagal ko nang gusto kang pakasalan. Oo. Kailan ka ba magiging ready? So yung lalaki parang nagkakaroon siya ng bakit ganun? Bakit parang live-in lang ang gusto mo? Ikaw ba mahal mo ba talaga ako? May ganun siya. Siya na, so na-challenge siya. Uh-huh. Ayun, yung feeling niya, yung pambababae niya, magpapagising dito kay Cecil, mga ganyan. Baguhin ang story. Sige, ibahin natin. Hindi, nagdagdagan. Hindi, yun lang naman eh. Kasi feeling ko lang talaga, ano lang siya, nagkaroon lang siya ng problema with Cecil. Nagtantanong lang siguro siya kung bakit ayaw magpakasal pa nito ni Cecil. Oh. Siya lang nakakaalam ng mga bagay-bagay. Sabi ni Doris, close door ko nga hero yan. Mo. Good PM, ang ganda po ng drama nyo. Nakaka-touch at nakarelate ako. Salamat, Doris ng Davao. Hello po sa mga taga-Davao. Hello po. PM. Sabi dito muna sa Facebook ni Christina Rabago Besmano, relate po ako dyan, kaya ngayon ayaw ko nang magmahal ulit, hala? Masaya na akong ganitong single, tama na sa akin. Masaya na ako dahil nandyan na yung anak ko. Ah, may anak naman pala. Yun. At least may souvenir. Yun, oo. Yun, alam mo, yun talaga ang pambawi. Sa pagkakaano ko lang, sa experience ko, pag may anak na, parang okay lang. Okay lang eh, okay lang. Ay, naku, yung mga lalaki, sakit ang ulo yan! Ang dami pa naman nagpapareto sa akin sa'yo. Oo nga. Sabi ko, baka magkano ba daw? May isa pa. Ulit. One time, may nagtanong pa sa akin, pwede ba ligawan si Tanya Chinita? Ba't ako tinatanong nyo? Kasi, nanay ba ako ni Tanya? Kasi. Ano? Kasi may tiwala sila sa mukha mo. Tapos sinihingi yung number sa akin. Sabi ko, hindi ka ko pwede magbigay ng number. Eh, nahihiyang ako. Number? Ano to ko? Number. Sabi ko, kung talagang seryoso ka kay Tanya Chinita. Yan ba yung piloto? Yan ba yung piloto? Oo, ito siya. Hindi kasi nakakainis eh. Kasi ang lalaki, kung talagang seryoso ka sa isang babae, hindi ka manliligaw na parang may bridge-bridge ka pang nalalaban. Kung talagang gusto mo yung babae, pupuntahan mo siya at personal mo kukunin yung number niya at personal mo siyang liligawan. Kaya ikaw, Tanya Chinita, ha? Hindi, feeling ko kapag ganun, nag-e-express lang siya na. Express. Express. Sabihin mo sa kaibigan mo, seryoso. Parang ganun. Iba kasi yung dating nun eh, di ba? Di rin. Ako, mas gusto ko diretso sa akin. Ayoko na dumadaan-daan. May bridge-bridge pang nalala. Pretty Mary. Go. Pretty Mary. Ay? Di ko na nakita. Boom! May kabit na pala. Sayang ng pag-ibig, Mama, pinangay ng loko, kung di nakilala, siguro di ko dama. May bago na palang version. Correct, oo, pang-adult version. R13 version. Ito naman si Mary Joy, pag-aduan, tasok. Naman po natin masisisi si Cecil kasi mahal niya talaga yung lalaki eh. Pero huwag naman pong magpapakatanga kasi pag nagpakatanga ka, ikaw din yung masasaktan. Pabati nga yung mga tagalaray na dito na bigyan. Tawang-tawa ako, grabe. Jolito Villagracia. Ago. Jolito. Ito po lang.
Bago po ang lahat, gusto ko po sana Miss Tanya tsaka parang love letter. Para election lang ha. Okay lang po bang pag-get kami ngayon ni Mr. Julito Chan dito po sa barangay Pamunaran Santa Cruz Zambales. Na kung saan po ay araw-araw po kami nakatutok sa Yes FM at tsaka sa CLC drama po ng Yes FM Dagupan. Okay. Para po sa akin, Miss Tanya, Miss Christine, na okay lang po na mag-live-in. Tulad po na sabi niya, effective po sa iba. Pero para po sa akin, mas okay po na mas maganda kilalanin niyo yung isa't isa na pwedeng hindi naman daanin sa pag-live-in para in case na may nakuhanan sa isa't isa, wala yung gaanong bigat at pagsisisi. At saka po, yung case po kasi ni Mendez is bukod po sa sugal. Ayun, tama nga naman. Naputol! Sa haba, putol din! Ang haba ng intro niya, te! Sa haba, putol din! Pero salamat siya. Ito si Roji Yang-Yang. Roji Yang-Yang. Hello, magandang tanghali, Miss Christine. Isa lang po masasabi ko sa kwento. Isa lang, ha? Walang forever. Walang ganon. Woo! Alright! Alright! Alak pate! Alright! Salamat, Roji! Yes! Alam nyo, ang dami-dami nagba-voice message. Sa sobrang, isa pa. Tag-isa pa tayo. Sige, Ryan, sige. Kasi ang ganda ng topic eh. Christian Enzo. Go! Mendez, mukha kang matamang tao na matamang madali. Maingay masyado. Oh, isa pa. Sige, dali. Ay, 1 minute. Wag one minute. Angelina, wait lang. Magintay lang kayo dyan. Relax lang, relax. Ay, ang tagal. Relax. Eh, na, mag-ready ka dyan. Alam meron mo. Na ako, nakahanda okay, na. Okay, go, play it. Oh, Julito Villagracia. Julito. Kasi, tapos na ako dyan eh. Miss Christine, meron po sana akong kanta para sa... Hindi, ah, sige, iba to. Nadidistraka kaya no. Kay Jason Dino, nandyan siya. Request lang po to ng kapitbahay po namin. Aba, nakas naman sa'yo ng kapitbahay. Nga kung iibigin ka, kailan pa man. Misisiyo. Nga kung... Mano, okay, po, yun po yung pangako ko para sa inyo. At saka nga po pala pahabol po, para po dun kay Mendez at para po kay Cecil. Apa. Na ang pangit po ng kanilang relasyon. Yun lang po. Bye-bye. Wow! Nakapag-encourage ka! Wow, pinalakas mo yung love nila. Maraming salamat, Julito Villagracia. Thank you, Julito. Wag na ako. Tama, mama Tanya, katulad ko, pinagpalit ng asawa ko sa ibang girl. 14 years kami nagsama at may isang anak. She's 11 years old. Hirap talaga makamove on, mama Tanya, pero hindi ko siya hinabol. Si May po, ito ng Malabon. Thanks. Salamat. Sabi pa dito ni Ems Moroscalio Agustin, masakit pero kailangan matanggapin, pero dadating ang time na mahanap mo din ang tunay na kaligayahan tulad ko. Nasaktan din. Bumangon at ngayon masaya na dahil nahanap ko na ang tunay na kaligayahan. Mga nagsibida ngayong araw na ito, Cecil Misihista po ng Yes FM Manila. Thank you, si Mendez, Christopher ng Love Radio Manila. Bilang mother, like a barista po ng Love Radio Manila. Jeng Nicole Ala, Love Radio Manila. Arnel Diego Bandido, Love Radio Manila. Weng Maria Morena ng Yes FM Manila. Jovi Rica Hera po ng Yes FM Manila. Mula po sa panulat ni Krishna Senga, sound engineer, Jason Sagon, musical Danny scorer, Prias, directed by Diego Bandido. O, siya, sige na. O, ang dami na. Luzon! Visayas! Mindanao. Worldwide. Nakapiling na nga po, maaari ba mula po sa Love Radio Manila hanggang 4 p.m. Oy. Ang DJ na may K, Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may Tita Anya Chinita. Na magbibigay isang nasyon, isang upang dramahan, isang upang yamutan. Drama na! TLC, the drama special. Interactive. Involve ka dito.